guys! Mega 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 love shoutout sa inyong lahat dyan! So guys, before we start, please don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell for you to be notified every time I post a new video. Thank you! So last April 21, nag-post ako sa aking Facebook account. Humihingi ako ng tanong sa inyo para sagutin ko. So, bale, may mga nag-comments doon at mayroong nag-message din sa akin through Messenger. So, ngayon, sagutin ko muna yung isa. Isa lang yung masasagot. Galing siya kay Sheena Pantino. So, ito yung first question, guys. What's the best thing in Germany? So, unang-una kong nagustuhan, guys, dito sa Germany. Yung health insurance nila dito. Bale, 2012 kasi guys, galing na ako dito. Pero, tourist lang yon. So, 3 months, pero na-extend siya, naging 5 months. 5 months ako ditong tumambay. Nagala, August 2012 hanggang December. Kahit mag-tour ka lang dito guys, kailangan may Krankenversicherung ka dito or health insurance. Yun at yun ang kailangan mong kunin. So monthly magbabayad ka. Kung may trabaho ka, yung ano mo, yung firma or yung company mo yung magbabayad para sa'yo. Automatic deduction yun. Isa pang kagandahan dito guys, yung Kindergeld guys, yung tawag dito sa amin, or child benefits. Kapag nagkaanak ka dito guys, yung anak mo makaka-receive ng allowance monthly. So, mapupunta yun sa mama. Pwede din sa papa. Pero sa anak ko, sa akin napupunta. Sa account ko napupunta. Kaya kapag may gusto akong bilhin, halimbawa may nagustuhan ako para sa anak ko, ako nang bumibili nun. Eh, mostly naman ang binibili ko, partner look kami. Ito yung nakalap ko sa internet. Talagang nag-search din ako muna. Siyempre para may validation, di ba? Baka naman kung ano-ano lang sabihin ko dito based on experience ko, mali pala. So, nag-search din ako. As of January 2021, for the first and second child, child allowance is 219 euros per month. For the third child, it is 225 euros. For the fourth and any subsequent children, the sum is 250 euros. So, tingnan nyo guys. Ako kasi may isa pa lang akong anak, so 219 monthly yon. Kapag meron kang apat na anak ha, 250 euros isa. So, 1,000 na yun, guys. Di ba? Masaya sana dito. Manganak ka ng manganak. So, monthly, may 1,000 ka na. Tapos, kung may trabaho ka pa, plus pa yun. Kung 50 yung palitan sa peso, so 50,000, guys. 50,000 yung matatanggap mo kung may apat na anak ka. So, yung second naman, maternity allowance or Muttergeld. Ayun, nakatanggap ako nito, guys. Kapag buntis ka dito, alagang-alaga ka din. Monthly check-up mo, libre, kasi nga may health insurance. Yun yung talagang requirements dito. So, in terms of Muttergeld or maternity allowance, guys, ganito yon. 6 weeks bago ka palang manganak, bibigyan ka na agad ng pera. Ano yon? Parang preparation nyo, yung mga kailangan na gamit ng bata, bilhin nyo na. Kumbaga, gold dito ang mga bata. Alagaan mo talaga. Lahat chine-check ng government. Pati yung pagpapa-check up, ganun. Kasi dito guys, once na nanganak ka na, yung bata, may monthly check up siya. Depende, may mga schedule yon. Kung first month ni baby, ganun, dapat dalhin mo. Talagang sila yung nagbibigay ng appointment kung kailan mo dadalhin for check-up yung baby. Kahit pa wala siyang nararamdaman, wala siyang sakit, talagang chine-check-up nila overall. Pati yung height, yung bigat, pati nga yung laki ng ulo, basta ganon. Talagang mini-measure nila lahat yon. So sa maternity allowance na tayo.
nasabi ko na yung 6 weeks before ka manganak, di ba magkakaroon ka na ng allowance. After noon, pag nanganak ka na guys, bibigyan ka pa rin ng allowance monthly. Pwede siya hanggang 2 years or 1 year. Ikaw yung magde-decide noon. So, yun yung maternity allowance plus yung ano din, yung anak mo may natatanggap. So, both kayo may natatanggap. So, sa akin lahat napupunta yun, guys. Kaya ngayon, nung 6-month-old pa lang yung anak ko, lumipad na kami dyan puntang Pilipinas. Nagstay kami dyan ng 4 months. So, every lipad namin, laging 4 months kami nag-i-stay dyan. Wala ako ng trabaho, guys. So, asa ako sa allowance. So, di ba ang galing? Nakalipad pa kami ng Pilipinas gamit yon. Tapos, syempre, yung sister ko, binigyan din ako ng allowance. Si Boy P, nagbigay din ng additional allowance. So, masayang bakasyon. Sa akin naman, guys, basta nakasama or makasama ko ang aking mga mahal sa buhay. Masaya na ako doon. Kahit patuyo yung pagkain namin. Tapos may kamatis, may sibuyas. Ay, ang sarap na ng samahan nun. Basta magkakasama, masaya guys. So yun yung maternity allowance. Tapos sa 1 year na yun guys, hindi ka magtatrabaho. Parang talagang asikasuhin mo yung anak mo. Ayun. Saka after mong manganak dito, meron silang doctor or midwife na pumupunta sa bahay. Kasi after ko nun manganak, syempre, first timer. Nung buntis ka pa lang, lagi ka nang binibisit sa bahay ng midwife kasi chine-check up din. Minsan kailangan mo din pumunta sa doctor kung kailangan ng ultrasound or ganon. Yun. Pero kung hindi naman, sila yung pumupunta sa bahay para i-check up ka. Tapos nung after mong manganak guys, hindi mo mag-isang talagang aalamin yung anong dapat gawin as a mother. Dito, talagang habang buntis ka, meron ditong course para sa aming mag-partner for preparation. Kasi bibigyan kami doon ng tips kung anong gagawin kapag andyan na yung bata. Kasi once na nanganak ka na, nag-iiba minsan ang ugali natin. Yung parang focus tayo sa baby, wala na tayong time sa partner natin, ganun. Pinapaliwanag yan doon lahat. Para hindi magbago yung lalaki na biglang sabihin niya, ay hindi na ako mahal nito, wala nang oras sa akin, ganun. Pinapaliwanag lahat yan guys. Kailangan intindihin ng partner mo or ng lalaki ang pinagdadaanan as newly mother. So, maganda, di ba? Hindi niya kailangan mag-isip na nagbago ka simula ng magkaroon ng baby, ganon. Kasi before pa lang lumabas yung baby, talagang hinahanda na dito na ito ang maaaring mangyari. Kasi minsan may mga mother na na-stress, na-depress. Butin lang hindi ko naman yun guys naranasan. Parang talagang na-enjoy ko yung pagkakaroon ng maliit na bata. Nag-i-enjoy talaga ako sa bata guys. Kahit noon pa man, sa mga pamangkin ko, enjoy na ako dyan. So tapos na tayo sa child benefits, maternity allowance. So next na tayo guys sa Arbeitslosengeld or unemployment benefit. So yan guys, kapag nawalan ka ng trabaho or dito kasi ganito yon. Pag nawalan ka ng trabaho sa madaling salita, makakatanggap ka pa rin ng pera. Pero hindi naman ganun kalaki, parang 60% ng sahod mo dati. Pero syempre may mga bawas pa yun guys. Kasi kailangan mong magbayad sa ano mo, Krankenversicherung mo. Yung health insurance, kailangan monthly patuloy mo pa rin yung bayaran. Syempre, sa pamumuhay, kailangan mong kumain. Hindi sapat yun, ganon. Eh, paano kung may bisyo ka pa, umiinom, naninigarilyo, tapos wala na, wala. Madali lang maghanap dito ng trabaho. Huwag ka lang pilian. Madami kang pwedeng applyan. Ayun guys, ang galing diba ng social system dito. Kindergeld or child benefit, Muttergeld or maternity allowance, Arbeitslosengeld or unemployment benefit. O diba, saan ka pa? Lahat yan.
binibigay ng government, guys. Yung schooling dito, guys, hindi mo kailangan magbayad ng mga tuition fees unlike sa ibang bansa, no? Kailangan talagang puspusan ang trabaho mo para makapagbayad ka ng tuition fees. Sa ngayon, nasa kindergarten yung anak ko. Ang binabayaran lang namin, guys, ano? Pagkain. Yung breakfast niya doon, kasi doon na siya kumakain. So, yan muna ang nasagot ko sa tatlong katanungan ni Sheena Pantino Garcia. So, sa next vlog ko na lang, sagutin yung ibang katanungan. Eto muna tayo. So, guys, sa mga gusto pang magtanong, please comment below para naman maisama natin sa mga susunod na sasagutin ni Zainzel. Thank you so much sa inyong pag-antabay. I would like to acknowledge and give thanks to my members all over the world. Thank you so much, guys, for sharing your blessings and for supporting my channel. Big shout out to Mommy Bun and Angel from Germany, the Ashkar Channel from the Philippines, Kaloy the Medyo Tiki from the Philippines, Kitty Ness AC from the Philippines, Borge Session from Japan, Janglex Channel from Saudi Arabia, Honey in Italy from Italy, W&A Adventures from Poland, Jesse M from Philippines, The Dreamer from Dubai, Candy Heinz from Germany, Melody Talagtag from Russia, Jan Biniski Janse from Philippines, JM Venus from Saudi Arabia, Emma Jam from Germany, Diane Tidurai from Italy, Mariposa Blog from France, Cancer Ox 23 from Dubai, Sweet Honey 79 from Philippines, Jubin Blogs from Jordan, James Kapilan from Philippines, Reels 01 Channel from Singapore, Lily Loresco from Dubai, Super Sunix TV from the Philippines, Jomari Gasa from Qatar, Roma Chen Hittis from Japan, Ate Lin from Singapore. So guys, before I end this video, please don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell for you to be notified every time I post a new video. Thank you so much, have a nice day, and I love you all! Bye-bye!